Welcome to my channel, Del Cananis Vlog. So ngayon mga kapatid, wala na ako ibang maisip na content. Kukwentuhan ko po kayo ng aking buhay. So ito ngayon ay pamamagatan ko po ng ito ang kwento ng buhay ko. Part 1. Kasi mag-uumpisa po tayo, simula po nung maliit pa ako mga kapatid, okay? So anyway, namatay po yung tatay ko, 2 years old pa lamang po ako mga kapatid, at yung aming bunso ay kapapanganak pa lamang. Okay? So ngayon, yung nanay ko po ay walang alam sa buhay. Siya po ay plain housewife. So, wala po siyang alam kundi mag-anak ng mag-anak. Yun, nag-alaga po siya ng 5 anak. Yung tatay ko naman, kung bakit namatay, kasi napakasipag. Pag umaga ay nasa manananggot po yung tatay ko. Ewan ko kung naintindihan yung mananggot, yung manguha po ng tuba sa niyog. So yun po ang kanyang routine. Pag tanghali naman ay pag araw naman, buong araw andoon po siya sa farm namin. O magbubukid po kasi yung tatay ko, nagtatanim ng mga kamuting kahoy, kamuti at kung mga ano-ano pa. Yun ang sabi sa akin ng nanay ko. Tapos paggabi, pagdating ng hapon, balik naman siya doon sa mga niyog. Tapos paggabi, nasa ano naman siya, nasa dagat naman siya, naging isda para may pangpakain sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa. So ngayon, ano po ba ang ikinamatay ng tatay ko? Ang ikinamatay po ng tatay ko, yung tatay ko kasi halos wala ng tulog, so na high blood, nahulog po siya sa niyog from the top po talaga, nahulog po siya sa niyog, pero nabuhay po siya. Pangalawang hulog niya po ayun, natuluyan. Ayaw ko kung bakit walang kadala-dala. So ngayon, nung namatay po yung tatay ko, yung nanay ko walang alam. Walang alam sa buhay. Walang, kasi nag-asawa siya masyadong maaga eh. Hindi alam ng nanay ko kung paano kami buhayin. So ngayon, kung saan-saan siya nakarating, iniwan kami sa lula namin. Bigla na lang, nalaman namin eh, nakipagrelasyon po yung nanay ko. Kasi nangako yung lalaki na tutulungan niya yung nanay ko at pag-aaralin daw kaming mga anak. Alam niyo po ba mga kapatid, ano ang magagawa ng isang lalaki na balo din naman, na merong 8 anak na magbubukid din naman, na bukod po doon sa magbubukid, ay sugarol po talaga doon. Abusado din, pinapalo niya kaming lahat. Pinapalo niya kami kahit kami yung mga wala pa kaming mga isip. Ngayon, yung mga ate ko, dalawa yung ate ko, nagsilayasan ngayon yung mga ate ko. So ngayon, dahil wala na ngayon mga ate ko, na-force sila sa akin. Ano ba naman yung 5 years old? Magluluto? Maglalaba? Kasi pag hindi ka magagawa, nakupalo ang abutin mo. Ay, naisip-isip ko po mga kapatid. Nung mag 6 years old po ako, naisip ko, bakit ganun? Amin naman yung niyugan. Bakit kapag nag-aari ng niyug, hindi naman kami nabibilhan ng chinelas? Alam niyo ba kung sinong binibilhan ng chinelas? Yung mga anak ng lalaki. Kasi nga daw, kami daw, wala naman daw kaming ginawa. Yung mga anak naman daw niya ang gumagawa ng mga gawain nga. Yung pag, kung paano po ang proseso nung ano, para mabintay yung niyog. So ngayon, sabi ko, bahay din naman namin ito. Bakit kami ginawang alila? Yun talaga naiisip ko. So, pagdating ko po ng 7 years old, layas naman. Layas ako mga kapatid. Punta naman ako doon sa ano, sa aming kamag-anak na medyo may kaalaman or medyo may kakayahan sa buhay mga kapatid. Alam niyo ba mga kapatid kung anong nangyayari? So ngayon, pagbata ka po kasi talaga, masarap ang tulog, magugulat. Alam niyo po ganitong nangyayari. Gising! Ganyan. Siyempre ganun ka. Kasi po mga kapatid, kailangan mo rin naman kumayod kasi nga, nakitira ka daw sa kanila, dapat daw pagbayaran mo yung kinain mo. Dapat daw pagbayaran mo yung pagtulog mo doon. So ngayon, naghugas ako ng mga plato, naghugas ako ng kaldero na mas malaki pa sa akin. Kasi nga, 7 years old nga lang ako, di ba? 7 years old nga lang ako. Tapos, napakalupit naman talaga ng kamag-anak namin na yun. So, uwi naman ako doon sa nanay ko. Ang nangyayari naman pag umuwi ako sa nanay ko, 2 araw, mabait talaga sila sa akin. Yung parang mahal na mahal ako, di ba? Ang ganda, ang sarap ng pakiramdam. Kinabukasan, yung 3 araw, palo na naman yung aabutin mo. Kasi bakit hindi ka naglinis? Bakit hindi ka nagigib ng tubig? Bakit hindi ka naghanda ng pagkain? Siyempre gusto mo maglaro sana. Hindi pa ako mga kapatid, dumaan ang pagkabata. Ay, dumaan ako, dumiretso po ako sa pagkatanda. Kasi pag hindi ka po, ito po kasi yung stepfather ko po kasi may palayan. Pag hindi ka po magtanim ng palay, palo abutin mo, di ba? Nakakatakot yung linta.
Yung linda kasi takot na takot ako talaga. Aywan ko ba kung bakit. Pag makikita po ako ng linda, talagang tatakbo po ako. Inaapakan ko po yung mga tanim palay. Palo na naman yung aabutin ko, mga kapatid. Tapos ngayon, layas naman ako. Ngayon, pag uwi ko na naman, kailangan magtanim ng palay. Ang sabi ng stepfather ko. Dahil umuwi ka, magtanim ka ng palay. Pag hindi ka magtanim ng palay, lagot ka sa akin. Ngayon, pag nagtanim, ako po kasi ay sakitin. Super sakitin po kasi talaga ako. Ngayon, pag nagtanim po kami ng palay, nakababad ka sa, diba, yung putik, nakababad yung halos kalahati ng paa mo. Maliit ka. Mainit. Siyempre, dudugo yung ilong mo ngayon. Kaya sisirit yung dugo sa ilong mo. Titigil ka ngayon, magpapahinga ka. Palo na naman ng abutin kasi daw maarte. Maarte ba yun? Maarte ba yun, mga kapatid? Ito, may sirit na nga yung dugo. Pagpasensya. So ngayon, naisip-isip ko po, mga kapatid. Total naman ay 9 years old na ako. Mamamasukan ako ng katulong. Yun ang inaano ko. Mamamasukan ako ng katulong kasi iniisip ko, ay ang laki ng bahay doon, siguro masarap yung mga pagkain doon. Ay totoo talaga, mga kapatid, nakakita ko ng nakapasok po ako ng trabaho. Itinuring akong anak. Itinuring pa akong anak, lahat po ng kinakain nila ay kinakain ko. Ngayon, iyong anak ng amo ko ay masyadong salbahe na naman. Binubugbog po ako, mga kapatid. Ngayon, pag wala yung mga mommy at daddy, ay ang talagang salbahe, binubugbog po talaga ako ngayon. Uwi naman ako. Kasi iniisip ko, may magulang naman ako, may bahay naman kami. Kung tutusin mo, mabubuhay talaga kami, mga kapatid. Kasi may nyugan kami. Ang problema, yun nga yung asawa ng tatay ko. At alam niyo ba, mga kapatid, maiiyak ako talaga, ha? First time ever na sasabihin ko ito, wala po talaga itong nakaalam. Yung nanay ko po kasi, nung muntik po akong gasain ng aking stepfather. Tulog kasi ako kasi sobrang pagod. Nakita ko po, hinahawakan yung kamay ko. Kaya sumigaw po talaga ako, takbo ako. Hindi naman hinawakan lang naman ako. Pero feeling ko lang. Ngayon, sinabi ko sa nanay ko, Nanay, hiwalayan mo kasi yung lalaki kasi hindi maganda ang hangarin sa amin. Ang sabi ng nanay ko, napakadumi daw ng utak ko, mahal naman daw kami ng stepfather ko. Sabi ko, hindi nga, sampal tuloy ako ng nanay ko kasi daw nagbibintang-bintang daw ako. Yun, lumayas po ako talaga, mga kapatid, na hindi po ako nagpakita siguro 5 years. 5 years po talaga na hindi ako nagpakita. Kaso lang, nung nakatanggap po ako ng sulat, unknown na sulat, na yung kapatid kong bunso, 4 na beses na palang pinagtangkaan talaga ng stepfather kong gahasain. So, yung isip ko noon, tama talaga yun kasi hinawakan ako eh. Yun ang nagisnan ko, yung hinawakan yung kamay kong gano'n, nagisnan ko. So ngayon, di bumalik sa akin yung alaala na yun, kaya galit na galit ako, mga kapatid. Umuwi pa ako talaga, mga kapatid, sabi ko sa inyo. Walang tumulong sa kapatid ko kasi nung tumakbo po yung kapatid ko sa kapitbahay namin, buang talaga yung kapitbahay namin, mga kapatid, kasi ang sagot lang sa kapatid ko na asaan yung ebidensya mo daw. Paano nga magkaka-ebidensya kung hindi mo nga tutulungan, tumakbo nga sa iyo para makaano, di ba? Tapos ngayon, umuwi ako talaga, mga kapatid. Alam mo, nakita ko, yun pa talaga, mga kapatid, pagdating ko, kitang-kita ko talaga na inuuntog-untog niya yung kapatid ko, mga kapatid, sa sahig. Yung ulo talaga, hinawakan yung buhok. Aywan ko ba kung bakit na yung itak napakalapit sa akin, hindi ko maabot-abot sa sobrang galit ko talaga. Buti na lang, kung hindi, nasa talaga ako ngayon, sasakulungan ako. 9 years old lang nung time na yun. Talaga, mga kapatid, grabe yung dinanas ng mga buhay-buhay namin, mga kapatid. So ngayon, kahit nga gustuhin ko mag-aral, hindi ako makapag-aral. Kasi nga, paano ako mag-aaral? Magtatrabaho nga ako. So ngayon, nung nagtatrabaho nga ako, mga kapatid, lahat ng sweldo ko napupunta din sa nanay ko. Sometimes nga, hindi ko alam na advance na pala niya yung 10 buwan. 10 buwan ko buang din yung aking amo, no? Kasi hindi pinapaalam sa akin. Kasi mga kapatid, noon, para po ikaw makip nila, pautangin ang pautangin kanila ng pera. Hindi naman ako nangungutang. Ayoko talaga mangutang. Yung pala, yung nanay ko na yung nangutang. Alam niyo po ba, mga kapatid, kung gaano talaga yung galit ko sa nanay ko? Galit na galit ako sa nanay ko, but deep inside my heart, mahal na mahal ko talaga ang nanay ko. Kasi tuwing sinasaktan ko yung nanay ko, I swear, magtatago po talaga ako tuwing yung pinagsasalitaan ko po yung nanay ko.
tago po, po talaga ako kung saan ako pwede makapagtago, kasi doon ko po talaga ibuhos yung aking iyak, kasi awang-awa ako sa nanay ko na ginanon ko. Pero pagkaharap ko po yung nanay ko, talagang yung galit ko nangingibawa po talaga. Pero pag tumalikod po yung nanay ko, I swear, para talaga akong tinatarakan ng kutsilyo sa aking puso. Pero yun nga, yun ang circle ng buhay ko, galit-awa. So ngayon, ang sabi ng nanay ko, sinabi ko pala sa nanay ko, Nay, sino ba talaga ang mahal mo? Yung lalaki? O kami na mga anak mo? Alam niyo ba, mga kapatid, kung anong sagot ng nanay ko sa akin? Yung kaligayahan daw na naibibigay sa kanya nung lalaki ay hindi raw namin kayang ibigay na mga anak niya. Sabi ko, dugo at laman mo kami. Bakit hindi mo kami pwedeng ipagtanggol naman? Sabi niya, dinidisiplina lang daw kami. Disiplina ba yun, mga kapatid? Kahit sobrang halos hindi na po ako makabangon, pulang-pula yung mukha ko. Sinasabi nga ng amo ko, pulang-pula ka. Tapos hindi pa ako lalapit ng yung malapitan na ganun, kasi mararamdaman mo na mainit ang isang tao kapag may lagnat, sobrang taas ang lagnat. Ang ginagawa ko, ligo ako ng malamig. Kapatid, kasi 'di ba, pag mainit ka, dapat ang ipangligo mo talaga ay malamig or lagyan. Pero dati kasi ayaw ko kasi talaga malaman ng amo ko na may sakit ako, kasi nga ayaw kong paalisin ako, kasi sayang yung magandang bahay at sayang naman yung masarap na pagkain. Wala kaya kaming halos makain sa bahay namin. So hanggang dito po muna tayo, mga kapatid, okay? Itchichismis ko po sa inyo yung buhay ko, mga kapatid. Yan, kasi hanggang March pa yung aking travel na ganito everyday, Monday to Friday. So chichikahan ko na lang po kayo para hindi pa ako mainip din. Okay, mga kapatid, so thank you so much for watching. Doon po sa lahat ng hindi pa na yan, kasi hanggang March pa yung aking travel na ganito everyday, Monday to Friday. So chichikahan ko na lang po kayo para hindi pa ako mainip din. Okay, mga kapatid, so thank you so much for watching. Doon po sa lahat ng hindi pa naka-subscribe sa akin, please subscribe naman po, mga kapatid, at ring the... So thank you so much, guys, for watching. Bye-bye!